2:24 ng hapon, mga first timers. Welcome back to another episode ng 3 days 2 nights moto camping natin dito sa norte. And today, sa pagpapatuloy ng ating biyahe, papunta tayo ngayon ng Dingilan, Aurora. Grabe, ano ba ito? Squid game. Ay, Jay, baby. Nasa na ba yung dalawa? Grabe, hindi ko alam kung paano nagsiksik yung dalawa sa isang tent. MotoGPX Lasadik Brokbakan Nueva Ecija Edition. Kasambasang paking lamig. Hindi ako nakatulog masyado. Sumasakit pa yung ulo ko. Sa sobrang lamig talaga, sumasakit yung ulo ko. Labas tayo. Grabe, di ba? Napakaganda ng view natin. Grabe talaga. Sobrang lamig. Mukha ako manggagamot. Wow, naka sunglasses. Bro, ang lamig, bro. Grabe, di ba? Annyeong sa'yo. Annyeong sa'yo, grabe. Napakalamig, di ba? Hindi nga masyado na ito dahil nagigising ako sa ano, lamig. Ako, sumakit ulo ko ulit sa ano, sa lamig. Sa lamig. Mukha ako manggagamot. Ang sino mo pang manggagamot ito eh. So, ito pala yung itsura na ng lugar pag may araw, kasi gabi na tayo dumating. Walang sunrise. Walang sunrise, bro. Oo nga, ano. Ito, tabi namin yung bundok. Ay, parang napakasarap i-timelapse yan. Timelapse natin yun, ha? In 3, 2, 1. Ano lang siya talaga? Okay naman siya. Ang ano lang sa kanya, talagang tanghali na siya, nagigising lagi. Ano po makakatulong po ito? Sa kanya? Ano po ito eh, pampaaga ng gising. Ayun. Ayun yung pasyente natin, no? Tulog na. Kaya ito po yung binigay ni Doc. Yan binigay ni Doc. Opo. Doc Willie. Opo. Beach gaming tayo mamaya. Ang ilong gumuguhit. Okay. Jump off na tayo. Uwi na tayo. Ay, hindi pa tayo uwi. Tutuloy pala tayo ng Dingilan ngayon, mga first timers, no? At alas 2 ng hapon, 1:53 PM, ayan, ay ride out na tayo papunta ng Dingilan. Pero andito tayo ngayon sa bundok.
kung saan, kung nasa Labi River ka, is natatanong mo itong bundok, kabundukan na to. Bago kami tumuloy, ay sinubukan muna namin umakyat dito para makita yung view ng bundok na to at kung anong meron dito na mga kami. Meron pa pala magagandang ibang lugar dito. Di ba, next time, nakikita nyo sa likuran ko, may nakalagay dyan na welcome to sa Labusob. Sa Labusob River. Mountain view. Papakita ko sa inyo ha, kung gaano kaganda. Medyo hawig siya sa Agas-Agas Falls. Parang Agas-Agas Falls siya na... Ayan o, sigurit lang ha, baba muna tayo ng motor ha. Tignan nyo. Tignan nyo o. Di ba? Bro, parang Agas-Agas Falls. Oo. Di ba? Parang Agas-Agas yung dating niya. Di ba? Napakaganda oh. DIY with Ken. Moto Babes, halika na kayo dito sa Luzon. 'Di ba? Napakaganda. Welcome to Salabusob River Mountain View. Nakakapagtaka lang 'no. Bundok 'no. Saan nagagaling yung tubig na 'yan? Ganda. Next time dito tayo. Welcome mga bata dito ha, mga first timers. Kung gusto niyo pumunta sa lugar na 'to, pwede kayo pumunta dito kasama yung mga anak nyo. As you can see, may mga bata dito kasama ang pamilya nagbabakasyon dito, nagre-relax. One day, daling ko dito yung pamilya ko, pati si Hana, isama ko kasi namimiss na ng anak kong pumunta sa mga ganito. Yung kagandahan, no? Kung, bro, kung umuwi tayo agad tayo, hindi natin na-discover to. Tama lang na sabi mo, umakit muna tayo dito. Ay, talaga. Hampas Looper, the Explorer. Diba? Dito tayo sa kabilang side. Tinan nyo. Ay, ito pala yung kadugtong nun. Napakasarap ng view. Napakapayapa. Kumparehin nyo yung buhay na namamasyal kayo sa loob ng mall versus sa ganitong klaseng lugar. Diba ba? Isiha, Bungabon. Ah, Bungabon, Nueva Ecija, mga first timers. Pasyalan nyo. Let's go. Grabe. Hamog-hamog pa dun sa taas oh. Let's go, mga first timers, bababa na tayo, dadaan ulit tayo doon sa Labi River. Magpapaalam tayo doon kay tatay. Okay? Meron ako sa inyong iaalok ha, sa mga riders. What a view! Sarap. Ayun yung Labi, sa ilalim. Labi Bridge, Labi River. Teka lang, saan ba natin pwedeng silipin yan? May nakita ko dito kanyang open area. Pwede natin silipin eh. Ayan. Kitang-kita ba yung bridge dito? Ayun. Ayun yung bridge. Hello sa inyo. Mga taga dito kayo? Ah, pareho tayo mga dayo. O sige, tutuloy na kami ha. Thank you. Naiwan na ako. Nakikita nyo tong malaking ano to? Nakikita nyo tong malaking puno to? Hindi lang ako sure kung anong klase, kung mahogany ba to. Yung puno na yan, ang nagtanim niyan is yung may-ari nung Labi yung pinakamalaking part dito sa Labi Bridge, sa Labi River na to. Si tatay ay nagtanim ng napakalaking puno na yan ng mahogany. Hindi ko lang sure kung mahogany ah. Basta yung malaking puno. Malaking puno, mamaya papakilala ko siya sa inyo. Okay, dadaan na ulit tayo dito sa Labi River. Labi Bridge. At kagabi ay dito tayo natulog. Itong spot na to. Papakita ko lang sa inyo ha. Yung spot na yan, nakikita nyo yung area na yan. First time na kami ay nag-pitch ng tent dyan. Natulog kami dyan na naka-tent. And then, kanina ay may nag-inquire na agad na kung pwede mag-tent dyan dahil nakita yung mga postings namin sa Facebook na nag-tent kami dyan. So, ang sabi ni tatay ay pwede na daw mag-camping dyan. Gagawing campsite yung lugar na yan. So, hanapin nyo lang si tatay. Ito siya, ito siya. Dito kami tumutuloy. Tatay! Maraming salamat! Si tatay ang hanapin ninyo pagdating dito. Ang bahay nila, ito. Yan, Ruby's Mamihan Kainan. Diyan kayo tumuloy. Bye-bye.
O, tuloy na tayo. Next destination na tayo. Dapat kasi didiretso dito si Bro JM. Ang problema, umuulan daw ngayon sa Bulacan, kaya medyo nasa stranded siya. At sobrang traffic daw dito sa San Miguel. Basta ma-traffic daw anywhere nga kasi nga maulan. So nagkasundo kami na ituloy na lang namin yung biyahe namin ngayon Padinggalan, at doon na lang kami magkita sa resort kung saan doon tayo mag-overnight sa beach resort na yan. Before ng hapon, mga first timers, welcome back to another episode ng 3 days 2 nights moto camping natin dito sa norte. And today, sa pagpapatuloy ng ating biyahe, papunta tayo ngayon ng Dinggalan Aurora. Sa Dinggalan Aurora, diyan ang nagsisimula yung magagandang beaches. Simula sa Dinggalan, yung mga dagat diyan hanggang sa makarating ka ng Baler, pagandahan ng pagandahan ng paganda. So ang biyahe natin ngayon, though hindi tayo pupunta ng Baler, eh hanggang Dinggalan Aurora lang muna tayo. Next time na yun. So Laur, 19 kilometers, Gabaldon, 32 kilometers. So hindi pa natin nakikita yung Dinggalan na signage. So ibig sabihin, malayo pa siya. So babiyahe muna tayo. Gusto ko mag-enjoy kayo ngayong vlog na ito, mga first timers. At dahil hindi naman kayo makalabas sa mga pamamahay nyo para gawin yung mga bagay na pamamasyal tulad ng ganito, at ito naman talaga ang trabaho ko, ang bumiyahe para sa inyo, ay akong bahala para sa inyo. Okay? Nood lang kayo. Okay, kaliwa Dinggalan, Gabaldon, Laur, kakaliwa tayo dito. Wala tayo maps ngayon. Grabe pag lumiko, parang walang kasama. 42 kilometers, less than isang oras lang yon. See you Dinggalan. Dadaan tayo ng Laur, dadaan na natin yung Gabaldon, and then diretso na sa Dinggalan. Sayang, pwede tayo magbaler. Kaso saka na makakatagos tayo ng Baler eh. Pero sa mga nagtatanong ha, sa mga nagtatanong kung paano pumasok sa Dinggalan, napakasimple lang. Dapat fully vaccinated kayo. Okay? Makakatagos kayo. Mas makakatulong kapag meron kayong kinontak na resort sa Dinggalan, natutuluyan ninyo. Basta meron kayong card na may first and second dose kayo, makakatagos kayo. Plus the reservation sa resort. Ang alam ko, sa Baler, ganun din. Hindi ko pa sigurado. Alamin ko. Tatanong ko mamaya. Para at least may idea kayo. Pero sa mga nagtatanong, yung ginawa naming biyahe namin from Manila to Mindanao ay napakadaming requirements talaga. Okay, dito ko na lang sasagutin. Swab test, okay? Basta importante, hindi naman sinabi na swab test ay bawat pasok nyo sa bawat region eh magsaswab kayo. Hindi, one time swab test lang ang gagawin ninyo. Mas maganda nga yung mismong araw ng result ng swab ninyo, dun kayo umalis. Or the next day, agahan nyo na lang, alis nyo. Ang pinakamahigpit na checkpoint papuntang Mindanao is yung sa Camsur. Palabas kayo ng Bicol region sa anong lugar ba yun? Del Gallego. Yun ang pinakamahigpit. Tapos pagdating nyo sa Samar, meron ulit matinding checkpoint yun. Kaya i-ready nyo yung mga requirements nyo. Tagal lang. Malaking decision sa buhay. Hindi pala, naka-maps pala si si Bro MotoGP. Nalagpasan natin. Yung sinasabi ko, magandang kalsada, andun. Sige, diretso na tayo. Tagus-tagusan kasi dito eh. Diba? Napakaganda ng view, no? Yung horizon ng lugar na to. Napakaganda. Habang binabaybay mo yan, habang papunta ka ng Aurora, paganda ng paganda. As in, lalo na pag narating yung Baler, mga first timers, sinabi mo, napakaganda ng lugar. Baler, mismo. Tapos sundutan nyo ng biyaheng dinadyawan. Beach. Puntahan ko yun dati.
60 kilometers from Baler proper hanggang Dinajawan Beach. 60 kilometers. 62, 64, parang ganyan. Ganda. From dito sa tulay na to, 105 kilometers nakita ko dun sa signage is mararating ninyo yung Baler. Tapos yung Bungabon, 17 kilometers from dito. Not sure sa Dinggalan. Wala pa ako nakikitang ano eh. So, ayun pala, Bungabon pala yung kabila. Gabaldon, I mean Gabaldon. Sorry. Magkatanog kasi eh, Gabaldon at Bungabon. Maligayang pagdating. Ah, ito. Ito na yung Gabaldon. Naalala ko na. Napuntahan ko na kasi itong lugar na to dati. Nag-ride unang motor ko dati, Honda, ay Yamaha na Mio Orange. Nagpa-picture kami dito, mga kasama ko, mga editors ng ABS-CBN. Sipin mo ko, mga kasama ko dati, mga naka-Raider, tapos mga naka-Aerox, Sniper, tapos ako, dala ko, ano, Sporty Mio na Pongkan. Kaliwaan bundok. Grabe. Yun o, tignan nyo. Kaliwa, bundok. Kanan, bundok. Napakaganda ng view natin. Medyo may nagbabadyang kadiliman sa unan na parang umuulan. Ito na naman tayo. Nakikita na tayo mga jog-jog. Isa yun sa patatandaan na habang papalapit ka na papalapit sa Aurora, parami ng parami yung mga jog. Salubong tayo sa ulan. Eh yung ulan, nasa barangay Ligaya na tayo. Siguro mga nasa 35 kilometers na lang tayo or 30. Yun ang mahirap pag wala tayong maps eh. Hula tayo ng hula eh. Pero sa totoo lang, ang hirap bumiyahe ng walang maps. At least kasi kapag may maps ka, natatantya mo kung ilang oras ka pa sa biyahe, ilang kilometer pa natitira mo. May libangan ka habang nasa biyahe ka. Politiko. Ayan, Stone 8. Ayun yung sinasabi sa amin ni ate kanina. Isa sa mga kilala na resort dito sa Gabaldon. Stone 8. Soon, matatala natin. Punta natin sa mga susunod nating biyahe dito yan. Leave behind my safe escape. Collide my walls. And all my troubles. Rainbow! May rainbow ba? May rainbow! Ala, nako, umuulan na! Ayan na naman tayo! Silong tayo! Nako, lakas ng ulan. Silong tayo, silong, silong. Malapit na tayo! Five kilometers na lang daw. Dito tayo. Dito tayo mag-antay? Malamang dito tayo mag-antay eh. Saan ba yun? Ayan! Ito yung I Love Dinggalan. Lagpasan na natin. Okay. Welcome to Dinggalan mga first timers. Dito tayo. Park muna. Ito yung boundary ng Dinggalan kung saan mayroong checkpoint. Ayan.
Maglilista lang tayo dyan. Si MotoGP nang bahala kung mausap dun. Basta ang kailangan dito, meron kayong vaccination card. Welcome to Bingalan, mga bro. At welcome natin sa grupo, sa Hampas Loopers. See? Ladies and gentlemen, Billy Crawford.